Dahil sa mga nahukay na buto sa isang abandonadong building, nabuhay ang kaso tungkol sa ilang nawawalang mga tao sa Maynila. Isa sa ilalim daw sa DNA cross-matching ang mga buto para matukoy kung sila nga ang mga matagal nang hinahanap ng kanilang mga kaanak. May report si Ivan Mayrina. Sa pagkakadiskubre ng mga buto ng tao sa isang abandonadong gusali sa Islamic Center sa Quiapo, Maynila, nabuhayan ang pag-asa si Fatima Dilinogon na magwawakas ng kanilang paghahanap sa nawawalang kapatid na si Salahuddin alias Kuba. Kalagitnaan ng 2015 daw nang huling makita si Salahuddin na ayon kay Fatima ay gumagamit daw ng illegal na droga. Isa po siya kasing sa gumagamit. Gumagamit din po siya. Eh, di ba nga po, dyan sa loob, tambayan niya ng mga ano, na mga user, ganun. Tapos yun, baka pumasok siya dyan, maaaring sinaktan siya, tapos baka siguro tinuloy. Sa paghuhukay kahapon sa ilalim ng hagdan na nadiskubre matapos umalingasaw ang mabahong amoy mula sa gusali, dalawang bungo at ilang sako ng mga buto ang nakita. Hindi pa tiyak sa ngayon kung ilang katawan ang binubuo ng mga nakuhang buto, pero paniwala ng mga taga rito, higit pa sa mga nahukay ang mga nakabaon doon. Magyang pulisya, aminadong minsan naging kinatatakutan o iniiwasang lugar ang barangay 648 sa Quiapo, Maynila. This place mahirap po talagang pumasok and makakapasok ka lang po dyan. Ayon din po sa mga nagsasabi, kung ikaw ay hinahayaan ng pamunuan. And kung makapasok ka doon at makakalabas, sila lang din po ang makakapagsabi. Handa raw mag-imbisiga muli ang pulisya sakaling may panibagong impormasyong lulutang kaugnay ng mga krimeng hindi nakarating sa kanila. So nakita ho natin kahapon, kung titingnan natin talaga para sa perspective ng pulis, walang mare-report na death kung nandun po at nililibing dun sa lugar na iyon. Hindi po makakarating sa kapulisan natin. Kukunan daw ng pahayag ng pulisya mga kamag-anak na mga nawawala at posibleng sa ilalim sa DNA cross-matching sa mga nakuhang buto para sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ng mga ibinaong biktima. Ivan Mayrina, GMA News.